pagising mo pa lang sa umaga, mapapaisip ka, at teka, may klase nga pala ako. Konting hagod ng buhok, suot ng uniforme, ayos na, presentable na. At ito na nga, pupwesto ka na. Wala na ang kinagisnan at tipikal na pagbati sa simula ng klase. Mas naging agenda mo na sa bawat simula ng klase, ay nakasisiguro kang naririnig at nakikita ka ng mga kaharap mo. Noon, hinihintay mo ang tugon nila sa tanong mo. Ngayon, hindi mo nahihintayin ang tugon nila dahil marahil ay hindi sila pwedeng magsabay-sabay magsalita. Kaya't itinuturing mo na lamang na ang katahimikan ay kahulugan ng pagkaintindi nila sa paksa. Nakakaramdam ka man minsan ng kaba, hindi dahil baka malaglag ka sa kinauupuan mo. Kung hindi, baka malaglag ang koneksyon ng internet mo. At sabihing, naglep ka na. Isa ka na ngayong visual na guro. Pagtuturo gamit ang online platforms, walang ibang daan kundi ang pasukin pansamantala at wala munang labasan. Oo, tama ang narinig mo, wala munang labasan. Dahil nasa loob ka lang ng bahay mo. Work from home ang tawag doon. Aminin mo, may paborito ang lugar sa loob ng tahanan mo. Yun ay ang isang sulok. Sulok kung saan ibinabahagi mo ang kaalaman mo. Sulok kung saan patuloy kang sumasagot ng email at chat ng mga mag-aaral at magulang kahit hindi oras at araw ng klase. Makasiguro ka lamang na matulungan mo sila. Sulok kung saan lagi mong kasama, umulan man o umaraw. Sulok na nakakakita ng pagpupuyat, maprint lamang ang mga modules na ipamamahagi mo. Pagkatapos nito, ay kokolektahin mo. At syempre, pupwesto ka na naman sa paborito mong sulok upang ito'y matsikan. Ito na ang iyong katuwang sa lahat ng iyong pinagkakaabalahan. Tunay nga na nakaka-stress ang work from home setup dahil nawala na ang linya sa pagitan ng work at home at being at home. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung anong oras ang kilos para sa bahay at kilos para sa trabaho. Bayani ngang may tuturing ang mga guro mula noon hanggang ngayon, sa bawat pagbabago ng sistema, lahat tayo ay naninibago ngayon sa sistema. Nangangapa at nag-aaral. Kalakip ang bawat obligasyon. Sama-sama nating harapin ang pagbabago. Napapagod man tayo, pero hindi tayo susuko.